Hello mga guys at magandang umaga sa aking mga ka-teammates back dyan at sa mga lahat ng nanonood ng aking video. Ngayong umaga pala, ito yung gagawin namin. Ito po yung actuator para sa motorized damper at kung paano namin ito ikakabit. Ganito lang po mga guys ang pagkabit nito. Itong 0 degree na to, ito po yung sa no close. Who are you? Ayan mga guys, ito po yung actuator para sa motorized damper. Ito, papakita ko sa inyo kung paano ito gumana. Ganito mga guys, itong 0 degree na to, ito po yung close. Tapos para mabuksan siya, i-manual muna natin. Ganito po yung pag-manual. Yan. I-manual muna natin para gumana siya. Ganun po yung pag-manual. Ganun siya. Yan. Manual po yan sa open. Tapos, kung bibitawan ko to siya, kusa po itong magre-reverse at magpo-close din yung motorized damper. Ayan mga guys. Ayan. At saka ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano to ikabit doon sa motorized damper at paano siya mag-function. At makikita natin kung paano siya gumana. Yan mga guys, yun ang bali topic natin ngayon. Yan mga guys, yan yung mga kasamahan ko ngayon dito na nag-checking ng motorized damper. Tsaka si kabayan ko, taga Dagamili dito. Pilipino? Oo, oh, Pilipino. At isang Pakistan? May India, saka Bangladesh. Ilocabaya. Ilocabaya. Ayun. Ayun mga guys, binabaklas muna ng partner ko. Yung niluluwagan yung shafting ng actuator. Alinki kasi ginagamit diyan eh. Pagkatapos yan, kung maluwag na yung taas, maluwag na ba yung taas, Brad? Hmm. Okay. I-close mo muna yung ano, Brad? I-close mo muna yung damper. Yan mga guys, i-close muna yung ano, mga damper. Yan, close mo. Yan, close na yan. Yan. Close na yung orientation ng ano. Open po yun. Ah, open? Close. Oh, yan, close yan. Ayun. Yan mga guys, close muna yan. Kailangan i-close muna natin yung damper bago natin ilagay yung actuator. Kasi naka-close orientation yung actuator. Ngayon, titingnan natin yung aro ng actuator. Pasan papunta yung open? Papunta dito? Oo. Oh. Open, di pa ganit. Yan. Ganyan yung actuator niya. Yan. Papunta dito yung open, di ba? Hmm. O, oh, yan. Tama yung ikot. Hmm. Yung ano. Sige, ano mo muna to? I-screw mo muna. Yan, ibalik natin mga guys. Naikot na yung actuator. Sasampulan natin para makita. Screw na ikot na po yung actuator, binaliktad lang. Close orientation po yan mga guys, yung actuator na yan. Ay ba, change na daw. Ikpitan mo lang muna, Brad, ng ano dito. Oh, kahit yung dalawa lang.
ihigpitan mo na yung nakalin key doon sa taas para ano. Ayan yung kasama ko. Ayan, hinihigpitan niya. Ayan, kailangan i-manual muna natin mga guys para sigurado tayo na tama yung ginawa natin. Sige, ikotin mo papuntang saan yung araw. Ngayon guys, i-manual natin pag-ikot. I-manual mo, pabalik, papunta dito sa'yo. Yan, yan. Yan, yan, yan. Sige, ikot lang. Yumikot? Naikot siya. Umiikot siya po lang, pero hindi siya yung tumutunog. Sige lang, sige lang. Baka lang lang. Ay, na-shockle ko, Mabi. Ayan mga guys, minanual natin pag-open. Okay, pag minanual natin pag-open. Pero hindi na siya magre-reverse, kusang magre-reverse. Dapat kusang, dapat magre-reverse yan automatic. Ayun. Sira yung motor niya guys, kailangan palitan yung actuator. Kasi dapat pag minanual yan, automatic, pag minanual pag open, na-open siya. Dapat pag binitawan niyo yung manual, automatic siya na magre-reverse pa-close. Pero ngayon, ayaw gumana ng motor, kaya sira ang motor. Papalitan natin mga guys. Ayun lang mga guys, antabayan natin pagpalit mamaya ng ano, actuator. Kailangan palitan siya. Mga guys, ito na yung bagong actuator na ipapalit natin doon sa luma. Ngayon, ipapakita natin to kung paano gumana mga guys, para may idea din kayo kung paano gumana. Gawin muna natin manual. Itong araw na to, ito yung close, sa 0 degree close po yan. Pag napunta na po yan dito, ang ikot niyan ay 90 degree. Pag napunta yan dito, ibig sabihin ay open. Ngayon, imamanual muna natin. Ayan. Ganun po ang pag-manual guys. Gaganito po natin pag-manual. Ayan. Ayan, tingnan nyo, umiikot yung ito siya. Yung pinakaano niya. Ayan na po yun. Ayan. Open rotation po yun. Ito mga guys. Ngayon, ang problema nun sa kabila, yung isa na papalitan natin, nag-open siya manually. Pero hindi na siya magre-reverse. Tingnan mo, pag binitawan ko ito, kusa siyang magre-reverse. Ayan. Pupunta dyan dyan sa may 0 degree. Yan, ayan, kita nyo mga guys, yun, bumalik siya sa 0 degree. Ibig sabihin, close. Ulitin natin ha, i-manual natin pag-open. Nandyan na po yan siya sa open orientation ng jumper. Ngayon, pag binitawan natin to, itong hawa ko, pusa po siya, automatic siya magre-reverse. Yun ang sira sa isang motor na papalitan natin, hindi na siya nagre-reverse. Ayan mga guys, ganun lang po siya magtrabaho yung actuator. Itong bago na to, yun ang ilalagay natin dito. Dito. Ayan, papalitan natin yung ano? Papalitan natin yung luma. Yung luma na nakakabit, papalitan natin yun kasi palyado. At ito yung bago ang ipapalit natin. Guys, okay. Ayan mga guys, pinapalitan niyang aking partner. Yan, babaklasin mo na yan. Yung actuator na yan. Yan. Tapos, i-ano mo muna yung i-close orientation mo muna yung damper. Ay mga guys, i-sure muna natin na naka-close yung damper niya. Close na yan. Ayan guys, naka-close na yan. Ngayon, ibabalik natin yung ano, yung isang motorized damper. Yun, yung aro.
Ito na po yung arrow niya. Ito to. Dapat yung arrow niya sundin natin. Ang handle ng motorized damper, papunta dito ang close. Papunta dito. Sorry. Mali. Yung handle nito, motorized damper na to, ang open, papunta dito. Papunta ang ikot niya pag ganun ang ikot. Kaya sundin po natin tong manual guide niya. Yung ikot nitong actuator, papuntang ganito. Kaya ganyan ang orientation niya. Ayan, okay na po yung ganyan. Tama na po yung pagkakabit ngayon, hihigpitan na lang. Ayan, hihigpitan na lang guys para matesting natin, para sigurado tayo. Dalawang lang muna ang hihigpitan mo, Brad. Yun. Okay na siya. Tapos ngayon mga guys, i-manual natin para sigurado tayo. Ayan. I-manual natin mga guys para makita. Ayan, manual siya. Ayan mga guys, i-manual open muna. Ayan, ginawa namin manual open niya. Ayan, nabubukas siya. Fully open na siya mga guys. Pag fully open na dito, titigil yung ikot doon sa actuator. Ngayon, bibitawan ni Brad. Pusa siyang bumababa. Yun mga guys, yun po yung gamit ng actuator sa connection niya dito sa motorized damper. Kaya ganun lang po. Fully okay na siya. Ayun mga guys, okay na po yung pagkabit namin ng actuator at sana may natutunan kayo ng konti o idea paano siya kagana. Ayun guys, maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lang po ang aming video.